Sa ngayong araw ng Linggo, tatlong Philippine vessel na kasama sa resupply mission sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea, binomba ng water cannon ng China Coast Guard. Isa sa mga ito, nasirang makina. Pangaharas kahapon ng China sa ating resupply ship, nasaksihan ng AFP at Western Command. At may matapang na pahayag. Sauna bath ng dalawang Koreano sa Batangas na uwi sa pagsasawi matapos nilang masuffocate. At Chairman and CEO ng GMA Network na si Attorney Felipe Algozon, magre-retiro na bilang CEO matapos ang mahigit dalawang dekada. Papalitan ni GMA President at Chief Operating Officer Gilberto R. Duavit Jr. Magandang hapon po. Sumampa sa nakasansad na BRP Sierra Madre sina AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos. Ilang oras lang yan matapos nilang masaksihan ang pambobomba ng tubig ng China sa barko ng Pilipinas. Yan ang tinutukan ni Joseph Morong, exclusive. Yan ang sigaw ng mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kasama nila mismo si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos. Sumampa ang dalawa sa BRP Sierra Madre pagkatapos daw i-water cannon ng China Coast Guard ang mga resupply ship na nagdala ng supply sa Sierra Madre. Nasaksihan ni na Browner ang pag-water cannon ng China sa resupply ship. Tara, ina-water cannon na kami. Pati na ang pagdikit at pangaharas ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel nito. Sa Sierra Madre, nag-boodle fight sina Browner at Carlos kasama ang mga nakadestino sa Sierra Madre. Sa Sierra Madre, na sentro ngayon ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, isang paalaala ng paninindigan ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Isang araw matapos ang pambobomba ng tubig sa mga barko sa Bajo de Masinloc, ang mga nagre-resupply mission naman sa Ayungin Shoal ang ginamitan ng water cannon ng China. Tinutukan niya ni Bon Aquino. Binomba na nga ng tubig, dinikitan pa hanggang sa tuluyang binangga ng barko ng China ang gilid ng Yunaiza May 1. Binomba rin ng tubig ang BRP Cabra habang pinagigitnaan ng barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia Vessel. Hindi rin pinalampas ang ML Kalayaan. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, nangyari yan habang patungong Ayungin Shoal ang mga Philippine vessel para maghatid ng supply sa BRP Sierra Madre kanina. Sa lakas ng water cannon, matindi ang napinsala sa makina ng ML Kalayaan, kaya tumirik at kinailangang hilahin ang BRP Sindangan papuntang Ulugan Bay sa Palawan. Nasira naman ang mast ng BRP Cabra. Ang mga pangaharas na ito laban sa lehitimong rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal, muling kinundina ng National Task Force. Git nito, nasa Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ ang Ayungin Shoal at walang sovereignty ang China. Hindi raw mapipigilan ng Pilipinas sa pag-exercise nito ng mga karapatan sa ating maritime zones kabilang ng Ayungin Shoal. Ang maritime security expert na si Ray Powell, sang-ayon sa ginagawa na ANIAE Assertive Transparency Campaign o ang pagpapakita ng Pilipinas ng mga litrato at video ng mga tunay na nangyayari sa West Philippine Sea. First of all, it's resulted in the building of a lot of national resilience. They've also resulted in a lot of international support. May epekto rin daw ito sa reputasyon ng China sa buong mundo. It may take a little while for China to adjust and figure out that what it's doing right now is hurting it more than it's helping. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino, nakatutok, 24 oras. Patay na ng natagpuan ang nawawalang pasahero ng bumagsak na Piper plane sa Isabela. Sa tulong ng K-9 tracker dogs, natagpuan ang biktima 200 metro ang layo mula sa bahagi ng bundok kung saan natagpuan ang bahagi ng eroplano. Ngayong araw, inaasahang ililipad ang kanyang labi, papalanan Isabela. Susunod, ang sinapit ng dalawang Korean national sa sauna sa Batangas. Sauna eh. Tutok lang sa 24 Oras Weekend.
Hindi naman kasi dapat special siopaw o special menu yung investigative journalist. Ang tingin namin sa Philippine Center for Investigative Journalism na isa ako sa co-founder, all reporting should be investigative. Depende yan sa tuto, sa sipag, at saka sa talagang earnest effort ano, ng lahat ng ating mga reporter. Hindi special group ang investigative journalist. It's important to look at ourselves, all the work that we do, na sana may investigative work. Hindi lang simpleng yung parang he said, she said, pero konting effort pa, dagdag research pa. Mahalagang bagay yun kasi yung pagtitiwala ng publiko, babalik yun because they would appreciate really good work. And I guess yung parang kabilang panig naman on is don't ever think na yung investigative journalism is gacha journalism. Yung parang tipong just catching crooks or parang huli o bisto. Yun yung kabilang panig na iniiwasan namin kasi when you do an investigative report in truth, day after the story runs, parang tipong magkakaroon ka ng self-doubt o malulungkot ka na, naku, baka may mali. Naku, baka may mga anak yung taong nandun sa balita na baka masaktan or baka malagay sa peligro or makantsawan ng mga kaklase sa eskwela. So, hindi siya ganoon ka gandang feeling if you catch crooks through investigative reporting, merong pangambang magkikick in. Merong pag-alala na baka may masaktang mga bata. Bilis naman ng 16 years. Because I still remember the first day na pumasok ka sa GMA. I remember yun kasi lahat sila, uy, si Connie Season, lilipat daw dito. Tapos kami lahat, wow, talaga. Patay matapos sumanong ma-suffocate ang dalawang Koreano sa isang sauna sa Batangas. Yan at iba pang malalaking balita sa pagtutok ni Dano Tingkungko. House Deputy Minority Leader Representative Franz Castro tinawag na delusyonal mga anyay illegal at walang basehang pahayag ng China sa West Philippine Sea. Dalawang Korean nationals na nakainom umano patay matapos daw ma-suffocate sa sauna sa isang resort sa Batangas. At Easterlies patuloy na umiiral at nakakaapekto sa bansa ayon sa PAGASA. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Patay ang isang bata sa San Remigio, Antique dahil sa kinaing gummy candy. Ayon sa kaanak ng 7 taong gulang na biktima, bumili ng gummy candy ang bata at nabulunan siya ng kainin nito. Dead on arrival siya sa ospital. Tumangi magbigay ng pahayag ang mga magulang ng bata. Bukod sa mura ang Christmas decor, dinaragsa rin sa Divisoria sa Maynila ang mga panregalong pwedeng i-personalize. Nakatutok live si Jamie Santos. Jamie, ano-ano ba yan? Maris, unti-unti na ang dumarami yung taong nagtutungo rito sa Divisoria. Namimili ng pangregalo 15 araw bago Pasko. Kanya-kanyang hanap at pili ng mga pangregalo at pamasko ang mga mamimili dito sa Divisoria, Maynila. Halos bagsak presyo ang ilang paninda, mula sa mga damit, Christmas decor at laruan. Ilan sa mabenta ngayon dito ang mga personalized item tulad ng milk tea mag at coffee mag. Okay din daw ngayong pangregalo ang mga produktong gawang Pinoy. Kung di pa nakakapag-decor ng bahay, may mabibili pa rin ditong mga palamuting pampasko.
Ano po pinamimili nyo, ma'am? Pang-exchange gift, pa-regalo. Yung mga apu-apuhan. Ano po ang favorite ng inyong apo? Ito dress daw eh, pinabibili dress. Maris, paalala ng mga otoridad sa mga magtutungo dito sa Divisoria, magdoble ingat. Magdala na rin ng payong dahil biglang umulan tulad ngayon, no? Umuulan na dito ngayon. At kung hindi maiiwasang magsama ng mga bata, ay huwag maiwaglit sa kanila para hindi mawala. At yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat, Jamie Santos. At susunod, barko ng China nakitang umaaligid sa Christmas convoy ng mga sibilyan sa West Philippine Sea. Walang patid ang pagtutok sa 24 Horas Weekend. Interesting topics and insightful conversations with one of the country's veteran and most award-winning journalists, Howie Severino. The Howie Severino Podcast was hailed as one of Spotify's best new podcasts and has consistently been one of the top Philippine podcasts since its launch. The Howie Severino Podcast. New episodes streams every Thursday on major streaming platforms. Kaya sulit talaga. Malaman po. At saka malasa. Nasagasaan po ako ng bus, sumimplang yung motor kong dala. Pagsimplang ko, basta naman po yung nakasagasa sa akin, yung kaliwang ko. Ay, sabi ko sa sarili ko, kaya ko pa. Kaya pagpapatuloy ko yung pagtitinda ng pares. Nag-abort mission muna ang Christmas convoy sa West Philippine Sea matapos silang palibutan ng tatlong barko ng China. At yan ang tinutukan live ni Jonathan Andan. Jonathan!
Ivan, nandito ako ngayon sa West Philippine Sea. Ipapakita ko lang sa iyo itong barko ng China na kanina pa sunod ng sunod sa amin. Tatlo yan actually na iniikot-ikutan kami kanina pa. Dalawa, barkong pandigma nila, isa Coast Guard ship nila. Dahil dyan, Ivan, ngayon-ngayon lang, nagdesisyon ng aming kapitan na abort mission na. Hindi na kami tutuloy yung plano sana ng grupong atin ito koalisyon na pumunta sa Lawak Island bukas para mamigay ng regalo sa mga sundalo natin doon. Sakop pa ng Pilipinas itong bahaging ito ng dagat. 16 na oras pa nga lang kaming naglalayag mula El Nido sa Palawan. Sakay ako ngayon ng civilian ship na MV Kapitan Felix Oka kasama yung iba pang civilian. Kanina, katatapos lang po ngayon ng isinagawang misa sa pamumuno ni Father Robert Reyes, may isang naiyak dahil nga hindi na matutuloy yung plano sana o yung mission sana na magatid ng regalo sa mga sundalo natin nagbabantay sa ating teritoryo. Nagkakaroon ngayon ng konting programa pinaparating ng mga miyembro ng ating koalisyon yung kanilang sentimiento sa na-abort na mission ngayon. So Ivan, pabalik na kami ngayon ng El Nido pero sabi ng grupong atin ito koalisyon na isisikapin pa rin nila na maihatid yung kanilang pamaskong regalo sa ibang paraan doon sa mga sundalo natin na nagbabantay sa ating teritoryo. Mula po rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News. Ako po si Jonathan Andal, matutok 24 oras. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Jonathan Andal. May Game 3 pa sa NCAA Men's Basketball Finals matapos talunin ng San Beda Red Lions ang Mapua Cardinals sa Game 2 kanina. Nakatutok si Mav Gonzalez. Jam-packed ang Mall of Asia Arena para sa Game 2 ng NCAA Men's Basketball Finals kanina. Tabla na sa tig-isang panalo ang San Beda at Mapua matapos bawian ng Red Lions ang Cardinals kanina. Nagtapos ang kanilang laban sa score na 71-65. Nobody but us thought that we would be here right now. And you just told us to win. Play better, play hard defense, and good that we played that way in Game 2. And we're gonna play harder Game 3. Nagtapos naman sa third place ang CSB Blazers matapos talunin ng LPU Pirates 93-83 sa kauna-unahang Battle for Bronze sa kasaysayan ng NCAA. Pinarangalan din ang ilang special awardees gaya ng Freshman of the Year at Most Improved Player. Si Clint Escamis ng Mapua Cardinals humakot ng 4 na award kabilang ang Rookie of the Year at NCAA Season 99 Most Valuable Player. Sa susunod na linggo ang Game 3 ng NCAA Finals mapapanood live sa GTV. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Up next, ang 2024 goals ni Pambansang Ginoo David Licalco. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Blessing na gusto kong matanggap ngayong Pasko. Siguro hindi material na bagay, ang gusto kong blessing ay magkaroon ng kapayapaan sa sanlibutan, lalong-lalo na sa ibang bahagi ng bansa natin ngayon, ibang bahagi ng mundo natin. Sana matigil na lahat ng hate sa mundo at magmahalan lang lahat ng mga tao. Yun lang yung blessing na gusto kong matanggap ngayong Pasko. Yung makapagpasaya, maapektuhan yung mga manonood ng ibang emosyon na maramdaman nila kapag nakakapanood sila ng mga proyekto. Siguro yun yung blessing na pwede kong mabigay sa kanila bilang entertainer. Yung makarelate sila sa buhay sa pamamagitan ng pakikinig at pagpapanood sa mga kwento na sinasalaysay namin sa TV. Siguro yun lang siguro. Mga kapuso natin ngayong Pasko, Merry Christmas sa inyong lahat. Sana sama-sama kayo, kasama inyong mga mahal sa buhay ngayong darating na Pasko. Mag-iingat kayo palagi at syempre, tandaan ninyo ang Pasko ay hindi lang pagtanggap ng mga regalo. Ito ay mas importante yung pagbibigay sa kapwa, pag-share ng mga blessings natin. Araw-araw yan, hindi lang tuwing Pasko. Merry Christmas, mga kapuso!
alam mo, ang dami mo nang nagawang mga action na characters, ano? Briefly lang, paano mo siya i-differentiate kay Lolong when it comes to sa paggawa ng mga actions, mga fight scenes? Well, actually, Kuya Nelson, malaki naman, malaki talaga yung difference si Black Rider kay Lolong. Kasi si Lolong, never naman siya umakot ng baril eh. Mm-hmm. The whole time, pagka nakipag-fight siya, lagi siya may arnis. Yun lang. Mm-hmm. Yun yung kaya niya, may arnis siya. Sino mas maangas sa dalawa? Combat. Magkaiba sila ng angas eh. Mm-hmm. Isipin mo, si Black Rider, meron siyang ano eh, meron siyang itak. Meron siyang sword, meron siyang barrel, nakamotor. Iba yung angas. Pero syempre, ikaw ba naman sumakay ka ng buhaya, di ba angas yun? Diba? Ibang angas yun eh. Ibang ito, motor lang eh. Yun, buhaya eh. Yes, matatakot ka pa rin. Pero syempre, yung pagiging misteryoso ni Black Rider, nakaitim siya, pagka nakikipagdaman siya, stealth. Laging palaban at talagang handa makipag-away at very skillful. I mean, kung si Lolong kaya niya mag-arnis, hand-to-hand combat. Si Black Rider, sobrang skillful. Like, lahat from pakikipaglaban ng barilan, pakikipaglaban ng espada, knife, kali, pakikipaglaban ng hand-to-hand combat. Pinag-aralan mo raw yun, yung kali? Ginagawa pa lang namin ni Bianca yung the right one. Nagsisimula na rin ako mag-training niyan. Actually, sobrang na-inlove ako sa Kali. Even sa set, Kuya Nelson, pagka wala akong... Nireveal ni pambansang Ginoo David Licao ko ang kanyang Christmas plans at New Year's wish. Christmas time is family time para kay David, kaya tuwing Pasko kasama niya magpahinga at mag-enjoy ang pamilya. Wish daw niya sa 2024 ang maging successful ang kanyang business at magkaroon ng self-improvement. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Ivan, Maris? Thanks, Nels. Thank you, Nelson. Magre-retiro na po bilang Chief Executive Officer ng Kapuso Network si Attorney Felipe Algozon at papalitan siya ni Gilberto Duavit Jr. Inanunsyo yan ni Gozon sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan kagabi. Narito ang aking pagtutok. Ang GMA Network na kilala ngayon bilang nangunguna, pinakamalaki, pinakapinagkakatiwalaan at most awarded multimedia network sa Pilipinas, nakamit yan sa ilalim ng pamumuno ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. Sa pagdiriwang ng kanyang 84 na kaarawan kagabi, nagsama-sama ang mga kaanak, kaibigan at katrabaho ni Gozon. Dumalo rin ang matataas na opisyal na gobyerno at GMA stars. Dito ay nanunsyo ni Gozon na matapos ang mahigit 2 dekada, magre-retiro na siya bilang Chief Executive Officer ng GMA Network. The GMA Board of Directors has approved my retirement as Chief Executive Officer effective December 31, 2023. But I will still continue as Chairman Advisor and Chairman of the Programming Committee. Uupo bilang CEO ng Kapuso Network ang kasalukuyang GMA President at Chief Operating Officer na si Gilberto R. Duavit Jr., ang pinakamatandang anak ng isa sa founders ng GMA na si Gilberto M. Duavit Sr. The board also approved my recommendation to elect Mr. Gilberto R. Duavit Jr. as the new Chief Executive Officer to replace me effective January 1, 2024. President CEO, and he will continue to act as Vice Chairman of the Program Committee. Si Duavit, nakaupo ring Chairman ng Executive Committee, Chairman of the Board din ng GMA Network Films, at opisyal din ng ilang subsidiaries ng GMA Network. President at trustee din siya ng GMA Kapuso Foundation Incorporated. Magsisilbi ng mga Executive Committee Chairman si Joel Marcelo G. Jimenez, anak ng isa sa mga founder ng GMA na si Menardo R. Jimenez. At the recommendation of Mr. Jimmy Duavit, to which I concur, the Executive Committee has elected Mr. Joel
Marcelo Jimenez as the Chairman of the Executive Committee. Vice Mr. Duabit, who resigned as Chairman of the ExCom effective December 31, 2023. Si Jimenez ay President at CEO ng Menarco Holdings at CEO ng Alta Productions Group Incorporated. Director siya ng RGMA Network Incorporated, Executive Committee Chairman and Director ng GMA New Media Incorporated at iba pang subsidiaries ng GMA Network. I am very proud and gratified that over the years, GMA Network has provided the public with superior quality and innovative entertainment and public affairs programs and news na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Sa talumpati ni Gozon, muli rin niyang pinasalamatan ang Panginoon sa mga biyayang kanyang natanggap na higit pa raw sa kanyang ipinanalangin, kabilang ang kanyang kabiyak na si Tessie Gozon. I particularly thank the Lord for Tessie, a good wife given to me by God, who, after going steady with me for 11 years and being married with me for 54 years and 6 months, I can truly say, is the love of my life. Sa birthday toast na pinangunahan ng kanyang anak na si Attorney Philip Gozon, binigyan pugay niya ang ama. At the workplace, FLG is well known for being a strict chairman and chief executive who demands perfection. Having him as a boss can be quite intimidating and extremely rewarding. There is, however, one trait that stands out with my dad, and that is integrity. Salamat, FLG. Yes. Mga kapuso, you, 15 days na lamang po at Pasko na. At yan ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni PR Kanghel, ako po si Mariz Umali. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 hours.